Okay? Etong inflation, ang pinakamalalang inflation na nangyari. Grabe inflation, no? 8.7. 'Di ba? Grabe 'o. Oh. Yung kasagsagan ng global financial crisis, buong mundo 'yan, ha, 9.1 ang inflation. Eto ngayon 8.7. Tapos ipagmamalaki nila na napakataas yung GDP. Excuse me, mali ho yung ginagawa ninyong computation. Binubudol nyo na naman ang tao. Kayo talagang, ewan ko ha, itong, sorry ha, itong gobyerno na ito, pinaka, sa tingin ko, sa pinakasinungaling na gobyerno na, kasi ano eh, panglabas. Mamaya papakita ko pa sa inyo kung bakit ko sinabing panlabas lang ang ginagawa nilang pagpapaganda ng bansa. Dahil sa sinabi mong yan, bukas, yari ka na. Alam, sa Pilipinas, pag nagsabi ka ng totoo, yayariin ka eh, no? Hindi, kasi sinabi niya eh, mas matindi pa ang epekto nito sa mahirap eh. Bukas na bukas. May bubulong kay ma'am. Sabihin mo na, corruption. Tatago ko pa eh. Hindi, kasi alam mo, ayan na naman yung sasabihin na ng mga ibang tanso eh. Sasabihin na naman nila, hindi, global problem yan eh. Blah, blah, blah. Hindi po. Alam nyo, mga kaibigan, eto ha, sa totoo lang, isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng inflation, it's because of corruption. Bakit to? Ha? Kasi ganito lang kasimple. Ano ang gagawin ng mga smuggler para ho sila ay makapag-import? Okay? Simple lang. Ihuhoard nila o pipigilan nila ang supply ng kung anumang produkto. Halimbawa, yung sibuyas. Diba? Sa sibuyas, pinigilan nila. Tapos, ano nangyari? Nag-import ang gobyerno. O, sino ho ang kikita doon? O, di siyempre yung mga ilang corrupt na opisyal. O, at the same time, dahil nga hinord, ibig sabihin, tinago, o ewan ko kung ano saan nilagay. O, eto mga smuggler, pag nag-smuggle na sila ng mga sibuyas, maibebenta na. Di ba? So, sa tingin ko, ang isa sa pinakadahilan ng inflation sa Pilipinas, it's not global economy na naman. Sasabihin na naman ng mga tanso, global yan, global yan. Wala nga ano sa global yan. Hindi ho global yan. Because of corruption, kaya nagmamahal ang mga bilihin. If, because hindi nahuhuli yung mga smuggler, hindi nahuhuli yung mga importer, hindi nahuhuli yung nandyan sa negosyo na yan, iho-hoard ng iho-hoard at tataas ng tataas ang presyo ng mga bilihin. O, ito na nga lang eh. Kamusta na? Okay lang. Hindi, kamusta na yung pagdinig dyan, yung hearing dyan sa Congress, kamusta na? Yung totoo. Di ba? Anong balita? Inilipat daw. Ah, kasi daw, kesyo magkakaroon daw ng double-double pagdinig, kaya inilipat na lang doon sa isang komite. 'Di ba? Nung una sa komite nung nagbulgar. Kita nyo ha? Nakita nyo 'yon? Kasi sino 'yung nagbulgar, 'di ba? Taga Mindanao 'yon, binulgar niya. Ito 'yung mga smuggler, o mga gayang-gayan. Oh. Eh medyo damay ho 'yung kapatid ni Mrs. So, biglang nawala doon sa komite niya. Kita mo? Sinong ginagago ninyo? Nawala sa committee nila yun, ha? Oh. Eto, simple, alam mo, walang, hindi mo kailangan maging matalino para maintindihan to. Meron nagbulgar na lalaki o kongresista na sinabi niya, eto, at medyo may sabit yung di umano, ha, yung kapatid nung first lady. Yun yung binulgar, eh. Okay? Pagkatapos, nasuspend, ibig sabihin, hindi natuloy ng ilang araw. Pagkatapos, biglang inilipat na sa ibang komite. Ibig sabihin, maaaring hindi na ho ma-discuss yun. Kita nyo na ginagawa? Oh. Sabi ko sa inyo, ano to eh. Inilipat eh. Magaling eh. Sino magaling? Magaling si speaker dyan. Kayang-kayang ni speaker yan. Oh. Alam mo,
hanggang hindi nyo sinusolusyonan yan, kayong mga maawa kayo, kayong mga mambabatas. Ha? Hindi ko nga alam kung kayo yung mambabatas o mambubutas din eh. Nambubutas ng bulsa ng taong bayan. Kasi habang hindi nyo ginagawa ng paraan ang korupsyon, sa pamamagitan ng pagbubulgar kung sino ang mga sangkot di umano dito, abay, tataas ng tataas ang gastusin at bababa ng bababa ang kakayanan ng mga Pilipinong bumili. Ibig sabihin po nun, tataas ang inflation. Ganun lang kasimple ho yun. Kaya sana kung may awa kayong mga kongresista dyan, kayong mga mambabatas dyan, kung may awa kayo sa bayan natin, oo, kayo, may pera kayo, mayamang kayo, di ko alam kung saan galing. Nakakabili kayo, anang kung ano-ano, pero kawawa ho yung mga tao na hindi ho kayang bumili. Hirap na hirap bumili ngayon. Alam nyo, ito, nag-uusap nga kami kanina ni Mokay, kaya kwentuhan kami, sinisingil niya ako eh. Sabi niya, yung pagkain ni Talano. O di ba, pinangalan naman ng Talano yan? Yung pagkain. Mura lang yan daw pagkain. Hindi ah. Nagmahal na ang pagkain ng aso pati ngayon. Ha? Bakit? May sibuyas ba yan? Hindi. Totoo. Walang biro to ah. Sinabi niya. Kasi syempre, kung ikaw ay fur mom. Alam mo naman mga fur mom. Di ba? Concern ka dyan sa mga aso-aso. Pati daw pagkain ng aso, tumaas na. Oh. Alam mo, hindi, eto ah. Natatawa ako na naiiyak ako. Sabi ko nga eh, kung tumaas ang pagkain ng aso, how much more, ah, yung pagkain ng tao. Di ba? Yung pagkain nga ng aso, kahit papaano, wala nang walang sibuyas yun. Wala mga kung ano-ano ingredient yun, di ba? Eh, paano pa pagkain ng tao? Oh, kaya nagmamahalan. Bakit? We are not doing anything pagdating ho sa corruption. Yan ang biggest contributor ng inflation sa bansa natin. No, nalungkot siya, huwag kayo mag-alala. Nalungkot siya. Di ba? Huwag kayo mag-alala. Nalungkot naman siya. Kayo naman, mga judgmental kayo. Meron talagang kinasang hakbang daw si Marcos. Naglulukot talaga. Hay nako. Hanggang kailan? Alam nyo, ito talaga problema ko eh. Ito problema ko sa gobyerno ni Marcos. Ito problema ko. Kesa na aminin, hindi ho umaamin. Kesa ano dahilan niya, eh baka hindi pa nararamdaman yung ginawa naming pagsisikap. Bawas-bawasan nyo kaya yung biyahe ninyo. Baka pwedeng maramdaman namin. Hindi, baka lang ha. Kasi siyempre, ang mahal-mahal na nga ng mga bilihin dito kaysa na itulong na lang natin sa kababayan. Eh, ginastos pa sa pag-travel-travel. Oh. Sana kung kayo lang ang pupunta, eh, buong Bataan nandun. Di ba? Hindi ba totoo naman eh? Pag kayo bumiyahe, oh, sir, buong Bataan nandyan. Naku po, mahirap po yung mga gayaan ha. Oh, sa mismo, aminado eh, yung importation daw, eh malaking part ng inflation. Okay? Pero may ginawa na daw silang steps. Sabi ko nga, the only step that you can do, Mr. President, na I think would help the inflation and the corruption in our country ay simple lang. Tukuyin nyo kung sino yung mga smuggler dahil sila ho ang nag-hoard na mga produkto. Isipin mo na lang ito, Mr. President. Sinabi na ni Tulpo, ni Senator Raffy Tulpo, yung mga pangalan. Sinabi na ni Senator Amy, nakapatid ninyo! Nakilala ninyo. Pero ba't parang wala ho ata tayong nakikitang galaw? Pangatlo, Sir, ang pinakamalaking contributor ng inflation natin ay nasa agrikultura. Kayo ho ang sekretary dyan. Abay, parang hulang lang nangyayari. O, sa akin lang, amin na lang po, kung medyo failure ho kayo as sekretary, there's no problem. Talaga naman ganun eh. Minsan nag-fail. Kayo, madalas lang. Hindi, totoo naman. I mean, pwede nyo naman aminin na I failed o hindi kaya. Kahit pag nyo na aminin publicly. Pero maglagay kayo ng magaling na sekretary na magbibigay talaga ng food security sa ating bansa. Hindi yung, ah, hindi, kaya ko yan. Wala naman nangyayari, di ba?